Hello mga guys, kumusta kayo? I hope nasa mabuting kalagayan kayo. Guys, share ko lang tong rose na binili ko sa Queenie. Kasi nagandahan ako. Gusto ko lang i-share sa inyo na gusto ko lang i-share sa inyo itong rose ko dahil maganda. Nangunguligta kasi ako ng magagandang bulaklak. I observed na dito sa Sweden, more on sila sa mga bulaklak. You have right to choose the elegant one, the very nice flowers if you want. Wala namang nagsabing huwag kang magbili ng maganda. As long as binibinta nila, bilhin mo. Sila na kasi nagsabing, oh, bilhin mo na dahil binibinta na namin to. In fairness, guys, hindi madaling magtanim. Tapos, especially hindi madaling magpabulaklak ng ganito kung tutuusin. Wala na silang magawa kundi yung babaan na nila yung presyo para lang mabinta nila itong mga bulaklak nila. Kung tutuusin, mahal naman talaga ito kasi hindi madaling magtanim. Especially magpabulaklak, magpaano ba guys? Kailangan beautiful sila para mabinta, para magustuhan ng mga tao. Kaya nga i-share ko sa inyo dahil maganda yung rose. Hindi naman talaga ito plastic. This is real. Kaya nga nagsisimulan na akong manguligta ng mga magagandang bulaklak dahil ang wide naman ng dito sa amin. Ano na yung mga pangit kong bulaklak. I-ano ko na yun, tanggalin ko na yun kasi I will change the nice one. Kailangan magaganda yung mga bulaklak sa paligid ko dahil yung technique pala nun para gumanda ang paligid ninyo, lagyan nyo ng magagandang bagay, mga bulaklak, mga magagandang bagay guys. Para gumanda yung paligid, huwag nyo nang lagyan ng pangit na bagay para hindi pumangit yung paligid ninyo. Huwag kasi kayong focus sa negative. Focus kayo sa positive para hindi kayo ma-stress. Yun pala ang dahilan. Kaya tayo pangit dahil nakafocus naman talaga tayo sa pangit. Pwede din naman nakafocus tayo sa maganda. Wala naman nagbabawal sa atin. Kaya nga, share ko sa inyo tong rose dahil maganda siya. Nangungulikta ako ng mga magagandang bulaklak guys. Hindi madaling mangulikta pero ito talaga yung mga isa sa mga habit ko, talent ko yung mangungulikta. Hindi naman talaga lahat nakaisip ng kapareho ng iniisip ko. Pero yung sa akin, mabuti na yung sa akin kasi pantanggal ng stress. Yung akin lang, kung nagandahan ako, i-share ko din naman sa inyo. Just only sharing. Hindi ko naman sasabihin, dito kayo sa akin dahil mas maganda yung sa akin. Hindi naman sa kanon. Yung akin lang, kung saan yung maganda, doon ako. At the same time, share ko na lang din sa inyo. Wala lang, share ko lang. Dahil nagandahan ako, baka magandahan din kayo sa mga nakikita ko. Yun lang guys. Sana guys sa ulitin. Bye!